Hello Kuwait and Philippines, hello Modelist and hello world. And so, ngayon tunghayan po natin yung activity ng aming health and social care students, our caregiver students pa. Ayan. So, now is mag-check sila ng blood pressure. May free check-up po tayo dito. Hindi check-up sa puso, ay check-up pa rin sa puso. Pero ibang ano, ibang level to. Ayan. So, mga students po siya ng health and social care, level 3. Yes. Ayan. So, sa mga gusto din na magkaroon ng international recognized diploma, ayan, so ito na po yung chance po natin. Mag-upgrade po tayo ng ating mga credentials and of course, mag-upgrade tayo ng skills na magagamit natin in the future kung tayo is mag-apply na bilang katulad nito, caregiver or kaya ay mga healthcare assistant. Ayan. So, check nila yung blood pressure. Okay naman. Or maybe we close this. No, we move this one. After you move it, and then yeah. So ano na yung ano niya? Ayano niya? Ano yung ano niya, ma'am? Blood pressure niya? Yung check mo sa kanya. Okay. So we will check the pulse and the respiration. So check the pulse and respiration. Siguro dapat i-ano niyo, sir, yung sa height. Dito, sir, oh. Sir, dito, sir, oh. Dito na lang. Sir, parang i-ano niyo siya ng sir, scotch tape. We will go here, not there. Dito. Because this one not loose. Kahit dito lang, i-ano mo lang yun siya. Oh. Ayan, ma'am. Makamakarang yung scotch tape. Sir, ano lang height niya? Height niya. Naka-waist na yung bakit? Ito na talaga yung ano niya? Parang kulang. Parang kulang. Hindi, kaya na lang. I-connect. Yeah. Kaya yan. So, temperature finish and pulse rate. Excuse me. Check the pulse rate. And the respiration. So, yun. Sir, ano yung ano nila ngayon, sir, sa activity nila ngayon, sir? Hello po sa mga kaisayan po natin dyan. So, today, this is the level 3 of health and social care. So, you can sit down. And they have their first practical application on how to measure vital signs and how to measure the body mass index. But
of course, it's just a trial, but of course, mas maganda yon kasi yung learning by doing, right? Yes. So, yun po yung mahalaga, and hope na yung po mga interesado dyan na mag-enroll. So, ganun po yung ginagawa natin. Meron po tayong practical, knowledge, and then practical ulit, then knowledge. Ganun lang po. Yes. So, kasi dapat talaga yung knowledge natin, i-apply natin as practical. Kasi as a caregiver, yun yung kailangan nilang matutunan talaga. Opo. Meron po tayong level 3 and level 4 sa mga health and social care. So, sila po yung mga level 4. Yes. So, friends na din po sila. So, kung ano po yung mga kailangan din ng friends, pwede din po yung mga ka-classmates. Yes. Ayan. Sige po, ma'am. Sige. Thank you, sir. Thank you. Ayan. So, ito. Ano to, live interview kay ma'am. So, ngayon ma'am, yes, yan. So, ano yung mga, kumbaga, natutunan mo sa ngayon ma'am na, alam yun, kasi syempre, may knowledge na kayo, and then ngayon nag-start kayo sa practical training nyo. So, sa tingin mo, ano yung mga natutunan mo sa klase nyo? Yun lang. Hindi pa masyado ano, pero may natutunan naman na kahit pa paano. Kaya nga magdidire-diretso after this. Mag-level 4 ka. Oh. Ikaw ma'am, ano yung mga natutunan mo ngayon sa class ninyo na yun o, meron ka ng, alam mo na kung paano gumamit ng stethoscope, di ba? Ano yung natutunan mo sa class ninyo? Pag-check ko ng pulse rate. Blood pressure, then pag-check ng mga blood sugar, na dating hindi mo siya natutunan. Okay. Ayan. So, dito tayo kay Ma'am Glini. Ayan. Hi, Ma'am. Good morning. Ayan. So, Ma'am, ano, kasi alam kong caregiver ka na ngayon, di ba? So, bilang isang caregiver na yun talaga yung work mo, ngayon na nag-aaral ka ng health and social care, ano yung natutunan mo, Ma'am, dito sa klase niyo? Marami po yung mga basic skills na dapat gawin pa sa social care, tsaka marami pa po iba na dapat ang matutunan. Dati ba, alam mo na kung paano magkuha ng pulse rate, yung blood pressure? Yes, relate na po sa patient. Sa patient mo. Pero, kailangan po talaga siyang i-enhance. Skills, tsaka patients. Yes. Ano yung masasabi mo sa klase niyo? Wala, sobrang ganda, enjoy, at saka kung kailangan niyo po talaga mag-aral, kung saan niyo po ma-level up, change ng ibang trabaho. So, this is the time na kailangan na po natin na isipin na hindi po pangabang buhay sa household service. Pwede po din tayong mag-enhance. Yes. ICSA, yan po ang tumulong para magkaroon tayo ng Yes. So, thank you. And ano to, ambush interview to sa ating mga HEC students na hindi nila alam na mayroong ganito ngayon. Okay, so dito tayo kay ma'am. Sa'yo ma'am, ano, yung work mo ba ngayon is related as caregiver or hindi naman? Sa ngayon, wala pa. Uh-uh. Aral pa lang. Nag-unti-unti. Paano mo siya naisipan ma'am na mag-enroll sa dito sa health and social care? Ano yung purpose mo? Bakit ka nag-enroll sa caregiver course? Kasi gusto ko pong matutunan kung paano mag-care ng mga pasyente. Especially sa amo natin. Mm-hmm. Kasi iba rin yung meron tayong knowledge and skills, no, para magiging competitive sa caregiving industry. Thank you! Thank you! Ayan, so dito tayo kay Ma'am Honey. Ayan. So, good morning, ma'am. Yes. Sabi ko pa naman, ay kumagpa-interview. O, kasi nandito na tayo. So, tatanungin lang kita, paano mo naisipan na mag-enroll sa caregiver? Kasi po, malaking tulong to. Lalo na po sa health ko, at least alam ko kung paano gumamit ng stethoscope, magagamit ko rin to sa ibang bansa soon. Yes, ayan. So congratulations. Mag-deliver po ako. Yes, ayan. So see you sa next level. Dream big, I can do it. Yes, sabi na nila, if you can dream it, you can do it. Yes. Diba? So, kasi we live in this world to dream and achieve what yes, we are dreaming. Po. Ayan. Ayan, so, yun, congratulations. And ayan, ito yung ating activity natin sa health and social care students. Ayan, so, see you ulit sa ating live mamaya and abangan niyo po yung ating mga level 4 naman. It is level 3. Ayan, so, thank you.